Lesser. Lesser time mo lang kami nakikita kung wala kami makakain. Kasi may bago kami nilalang naman. Kinakain? Ba't nandito tong uniform ni Mara? Ah! Binigay sa akin na ni Kirubi, bigay mo ito kay Mara. Ay, susunday yan bukas eh. Baka napapanitin ah. Wala. Naiisip lang ako. Karo, ano ba yung nasa likod? Pagkain ng aso. Ha? Eh, bakit ang baho-baho nito? Basta. Anong gagawin mo? Sa tingin niyo ba, masusuot pa ni Mara to kung mangangamoy yung panis niya? Ibang ba sabihin eh? Dodi mi amin. Hello. Hello? Gary, si Lenita ito. Oh! Ano na nangyari sa'yo? Nasaan ka? Nandito ko sa opisina eh. Pasensya ka na, ngayon lang ako naka-tsyempong tumawag sa'yo. Ayoko kasing makarinig sa pag-uusapan natin. Ah, oo, ano na nangyari doon sa pag-artista mo? Ano na? Si Amante, hindi ko alam kung naniniwala siya sa akin eh. Pero si Almira, kagat na kagat. Kaya lang, honey, baka may makarating sa'yo na nasabi ko kay Amante. Baka magalit ka sa'kin. Ano yun? Ano yun? Eh, gusto ko lang naman makuha yung pagtitiwala niya eh. Nasabi ko sa kanya na ipinagtapat mo sa akin na hindi nila tunay na anak si Clara. Ano sinabi mo? Hani naman. Huwag ka muna manggalaiti sa galit diyan. Pakinggan mo muna ako. Paano naman? Sinabi ko naman sa kanya na hindi ako naniniwala dun sa mga ipinagtapat mo sa akin. Hani, pag nakuha ko na yung pagtitiwala niya ng buo, hindi na ako mahihirapang makakilos. Naintindihan mo ba ako? Tigilan mo ako, Lenita. Niwag mong tangkain panghimasukan ang usapan namin ni Amante. Ha? Ipaubaya mo sa akin yon. Sa aming dalawa yon. Yung plano mo ang gawin mo. Sorry, hindi ko na uulitin. Sige, tsaka na lang tayo mag-usap. Tatawagan na lang kita uli. Okay, bye. Hello? Hello? Anong pinag-usapan niyo ni Gary? Akala ko ba magkahiwalay na kayo? Sabi sa'yo, Teniente, na si Gary yung kausap ko. Bakit? Nakakapagtaka ba kung isipin kong siya ang kausap mo? Hindi ako nagtataka. Dahil alam ko mula pa sa simula, liban sa kaaway mo si Gary, wala ka pang tiwala sa akin. Di minsan, hindi ko yung tinuring na kaaway si Gary. Pulis ako. Nagkataon marami siyang ginagawang labag sa batas. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Kung nawala man ang pagtitiwala ko sa inyo, alam mo na siguro kung anong dahilan. Hindi naman kita masisisi kung bakit wala kang tiwala sa akin. Alam ko dahil sa mga pagkakamaling nagawa ko noon. Lalo na yung mga nagawa ko kay Amante. Pero Teniente, hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng pagkakataon para magbago? Parang katulad din nung mga taong nagkasala sa batas,
na gustong magsisi dun sa mga kasalanan na gawa nila. Ang pagbabago, ginagawa, hindi sinasabi. Patunayan mo, paniniwalaan kita. Hindi lahat ng paulit-ulit na kataksilan ay pinatatawad. Papeles ni Amante ang ginagawa mo. Hindi mo trabaho ang trabaho ni Debbie. Sinaktan ba ni Gary si Mara? Hindi naman po, Miss Lagring. Kaya lang po, napahiya po si Mara at masama ang loob. Sila na nga po ang inaalala ni Mara, kaya siya dumadalaw dito tapos napagalitan pa siya sa tatay niya. Napakawalan niya talaga ng lalaking yan. Bakit ba siya pang naging ama ni Mara? Nakakainis. O, eh, ano naman ang banta ni Gary kay Mara? Binantaan po niya si Mara na huwag na raw pong dadalaw dito. Ano sinabi niya yung kay Mara? Opo, iyak nga po nang iyak si Mara. At pakiramdam daw po niya na parang tinatakwil siya ng tatay niya. Eh, ganun na nga ang iisipin ng inaanak ko. Pihira naman, oh. Teka, sinabi mo ba yan kay Maring Susan? Hindi po. Ang bilin po kasi sa akin ni Mara, huwag ko daw pong susumbong kay Aling Susan. Oh, yun ang ilihim sa akin. Narinig ko na lahat. Maring Susan, ang nasama na loob, pinaranas ni Gary kay Mara. Hindi ko naman alam. May isa-isa kong kaligayahan na makapiling ang anak ko. Pinutol na rin niya. Mari, huwag ka naman nang humatol. Eh, hindi mo pa naman nakakausap si paring Gary kung ano talagang dahilan niya, hindi ba? Wala akong magitang makatwirang dahilan sa gusto niyang mangyari na Greg. Gusto lang niyang tapusin ang relasyon namin ni Mara. Gusto na niyang putulin ang pagkikita namin ng anak ko. Bakit hindi niya tapusin na lang pati buhay ko? Bakit hindi pa niya ako patayin? Problema sa uniform mo. Eh, marumi ka, Rubin, eh. Nilaban mo ba yan? Aba, siyempre! Anong paklatsahin ko yun kung marumi, ano? Tignan ko nga. Naku, sus Mariosep. At marumi nga, naku. Nangangamoy kanin baboy! Eh, nilublob mo yata sa kanin baboy yan, eh. Anong nilublob? Naku, Lester, ha? Malinis to at maayos nung inabot ko sa'yo. Anong nangyari at saan mo pa ito dinala? Ba, malay ko dyan. Basta't kinuha ko lang yun sa pinaglagyan mo. Eh, nung ibigay ko kay Mara, bigla na lang nangamoy yan eh. Naku. Maayos to eh. Magandang gabi, gabi po, ma'am. Good evening. Aray, naririnig kong ingay sa labas. Kaya talagtatalo kayo ah. Wala ho, ma'am. Nagkakatuwaan lang ho kami. Nagkakantuhan lang kami. Anong wala? Naku, ma'am. Ma'am. Ito, oh, nag-iisa na nga lang pong uniform ni Mara. Ito po, oh, dinumihan pa po. Wala tuloy siyang isusuot bukas ng uniform. Dinumihan? Ang ibig mo sabihin, sinadyang dumihan ito? Opo, ma'am. Eh, maayos nga po itong iniabot ko po kay Lester, eh. Eh, ayun po, oh, dinumihan po. Palagay niyo kaya, boss, eh. May nakahuli kayo dito na ikaw ang kausap. Ay, sigurado yun. Ibaba ba naman nililita yung telepono? Walang problema. Huwag nga kayo maingay! Iba iniisip ko. Ang isipin niyo yung binabalak ni Cardo tungkol sa usapan namin ng Del Valle. Bakit, boss? Anong problema ni Cardo? Oo nga, boss. Ano ba yung pagtatapat ni Cardo sa mga Del Valle? Hindi yung pagtatapat niya sinasabi kong planuhin niyo. Kundi binabalak niyang masama laban sa akin.
E di kontra natin yung binabalak niya. Unahan natin, nasa likod mo kami, boss. Oo nga, boss. Gawin dati. Tresyonin natin. Hindi ganun kadali ang sinasabi niya. Iniisip pa lang natin. Alam niya na ako ano gagawin. Ang isipin natin paraan. Eh kung paano siya mapipigil sa binabalak niya. Si Mara. Si Mara ang dapat natin planuhin. Siya lang ang makakapigil sa mga binabalak ni Cardo. Gusto mo rin ako makausap? Simeon, meron ka bang samahan ng loob sa akin? Alam mo, gabi pa napansin ko na parang iniiwasan mo ako. Ano naman ang magiging sama ko ng loob sa'yo samantalang ako nga nahihiya sa'yo? Dahil ang dami ko ng utang na loob sa'yo. Eh, anong problema mo? Parang balita ko, kagabi raw, eh, halos magpakalunod ka sa alak. Alam mo naman problema ko, di ba? Sinabi ko na sa'yo, gusto kong makarawis dun sa inabot kong kamalasan. Pero hindi bali, baka bukas, worthy na kong muli. Ganun lang naman yun. Yan ang titulo ng lupa mo. Isa yan sa mga problema mo, di ba? Yan, kunin mo. Bakit? Wala pa akong babayad dyan, ha? Hindi mo naman dapat bayaran yan, eh. Sa'yo na yan. Yan ang parte mo sa mga paghihirap natin. Akin na muli ito? Oo, Simeon. Sa'yo na yan. Pero tatapatin mo ako, ha? Ikaw nagsabi kay Gary ng mga binabala ko sa Del Valle, di ba? Ha? Ano? Alam ni Gary lahat ng plano ko. At mahinala akong isa sa inyo ang nagsabi sa kanya. Cardo, wala akong alam din sa bagay na yan. Hindi kita maaaring pagtaksilan, eh. Wala akong... Hindi ko nakakausap si Gary. Sana nga, Simeon, sana. Sana hindi ko nga na-trade sa akin. Dahil katulad ng mga sinabi ko sa inyo noon, masama akong kaway. Dinumihan? Sino naman ang gagawa niyan? Lester, baka naman ikaw ang may gawa niyan. Nahihiya ka lang umalam. Nako, eh, hindi ko, senyorita. Ba't ko naman ho gagawin yun? Eh, talaga ho marami na ho yan. Bigay sa akin ni Kerubin, eh. Eh, baka naman, mami, hindi lang napansin ni Kerubin. Wala ka ba ibang masuot muna na uniform? Huwag lang kayo mag-alala, ma'am. Gagawa na lang ako ng paraan. Sige, kung ano, magpatulong ko lang kay Kerubin. Kaya na nga muna ang bahala dyan. Oh, sige, ma'am. Ay, wow. Pambihira ka naman, Mara. Pati ba ng mami ko, pamamoblemahin mo pa dahil lang sa uniform mo?
Eh, hindi naman namin sinabi kay Mami. Narinig lang niya kasi si... At saka sa uulitin, ha? Kung pwede, huwag ka naman kagad magbibintang nung wala kang katibayan. Tsaka tutala, bandera ka naman eh. Dilaban mo naman. Tara, let's go. Ka pa pala. Maski dyan, dyan ako pwesto. Bakit ganun na lang pagmamalupit mo kay Mara? Nabalita ako, ayaw mo na siyang padalawin dito. Binantaan mo pa siya sasaktan. Hindi lang siya sinasaktan mo, Gary, pati na rin ako. Alam mo bang yan ang gusto kong baguhin sa'yo? Masyado ka nalalapit sa anak ng may anak. At isa pang napapansin ko sa'yo, Susana, mas mahal mo pa si Mara kaysa kay Clara na tunay nating anak! Dahil sa kanya ko nararamdaman ang pagmamahal sa akin. At kung ganito lang naman ang gusto mong mangyari, mabuti pa ako na mismo magsasabi kinamahan ti at Almira ang totoo. Susana, huwag mo akong gagalitin, ha? Huwag mo akong gagalitin! Bakit sasaktan mo ako? At hindi ako magsisisi kapag napatay kita. Hindi mo na ako mapipigil sa gusto kong mangyari, Gary. Yaman din na pinagmamalupitan mo kami. Ako na mismo, ako magsasabi kina Amante at Almira ang totoo. Na si Mara ang tunay nilang anak at hindi ang ating anak ng si Clara. Thank you.